pinirmahan niya, pabigyan mo. Pirma ako yung sa receipt namin sa NBI. How are you? Sir. Was it at the seat? Hi, sir. Okay. Receiving ko yung pa-receipt namin. Dito sa pag-turnover po kay Cassandra Leong, dito po sa kustodiya po natin sa kamera. Well, she was already turned over to the House of Representatives Detention Center. At nandiyan dyan siya ngayon. I think she is now with her lawyer. No? Kasi nagpaalam sa atin yung sa Office of the Sergeant at Arms na meron daw lawyer na pwedeng bumisita kay Miss Cassandra O. So we allowed her because that is her right. Sir, paano pala yun? Bukas sa Senate meron siya, tama? Doon mauuna? So, medyo ano lang po yung audio nyo? Malayo yata yung okay. Boses nyo. Medyo italapit ko. Ayan. Wait. Sandali ah. Paano ba natin i-adjust? Ayan. How's my audio? Okay? Better, may sir. Echo? May echo better. Talaga actually. Sige. Okay. Let me open this a little. Open ko lang po. Okay. Ayan. Hello, ayan. Better, sir. Let's go. Okay. Sir, so, pa-pokro lang ano muna yung ginawa. Inano siya, tinanggap siya, dumaan ba siya sa yung Sergeant at Arms? Paano yung process ginawa kanina? Tapos paano yung mga, yung hearings nga po, for example, tomorrow sa Senate? Paano yun? Magsistay ba siya doon? Of course. Nireceive siya dito sa House ng ating Sergeant at Arms. At dinala siya sa kanyang detention center, no? She's right now with her lawyer. I think she's conferring with her lawyer tungkol ito dun sa hearing na gaganapin sa Wednesday. So tomorrow kasi meron yatang invitation sa kanya ang Senate for the same investigation. Ang problema kasi kailangan muna mag-convene ng Quadcom, no, to get the approval of the members of the Quadcom as to whether we will allow Cassandra Leong to be present at the Senate hearing tomorrow on Tuesday. Okay, so hindi pa po pala final na since nasa inyo nga po siya, dadalhin niyo po siya, i-allow niyo. Kasi kanina po doon sa una nating interview, parang doon siya muna. Eh, no? So ngayon pala, you'll get muna yung boto ng lahat. Well, kailangan may approval ng lahat. That's why kanina sinabi ko kanina na we will have to ask the committee kung pwede, no? Kasi nasa amin ang custody niya at Wednesday ang aming schedule ng hearing. So kami muna ang dapat siguro muna magtanong sa kanya. But if they would ask kung pwede Zoom interview, will you also consider that? O gusto niyo sa inyo siya una talaga sa salang sa lahat ng pagtatanong? Ako personal point of view ko lang, pwede naman siguro as long as she will be cooperative and participative bukas dun sa o kahit kaninong body na mag-investigate sa kanila. Kasi nga, as I said earlier, she is a very vital witness dito sa existence itong mga illegal pogo hubs. Eh. Kasi siya yung face at saka siya yung representative nitong mga illegal pogos that was raided by the PAOK, no? Itong sa Porac at saka itong sa Banban, Tarlac, no? Of course, more than other than Mayor Alice Go. Sige po. Any questions po? Clarification kung A's, Vivian po, ABS. Yes. Okay, opo. Vivian. So, kailangan you mentioned kailangan mag-convene bago mapayagan na mag-testify sa Senate itong si Cassandra Leong. May chance po ba na mag-convene tomorrow ang Quadcom to allow her to testify tomorrow sa Senate hearing? Or in other words, yung hearing ng Senate bukas, hindi muna dadalo doon si Cassandra Leong?
Well, as I speak now, no, wala pang imprimatur, no, na kung pwedeng payagan na siya ay dumalo doon sa hearing ng Senado bukas. Kasi siya ang nandito sa nakadetail dito at may ang may custody niyan ay ang House of Representatives, no. Again, in my personal opinion, sa akin I don't mind eh. But again, I have to follow what the rules say. At dapat eh siguro tanungin muna natin yung ating mga membro ng Quadcom whether or not papayag sila na padaluhin sa Senate Committee hearing itong si Ms. Cassandra Leo. So tomorrow ano ang ina-expect natin, sir? Hindi siya a-attend muna sa susunod na ngayon, ng Senate. As I speak now, hindi pa siya pinapayagan at baka hindi siya maka-attend unless we get the imprimatur from the majority of the members within today so that we can allow her tomorrow. Sa ngayon, wala pa. I see. Pero, so parang pwede naman pala yun, sir, parang pag-usapan lang, hindi naman like on-site na mag-hearing bago mapayagan, parang gano'n. Actually, kasi nga, again, as we... If we follow the role of Ms. Cassandra Leong dito sa investigation that the House is conducting, napaka-importante ng kanyang role. Kaya as much as possible, gusto namin malimit muna yung kanyang exposure kasi baka we don't know. No? I'm sure she will be coached by her lawyers, no, as to how... she will respond to the questions that will be propounded by the members of the Quadcom. And if she'll be allowed dun sa Senate, of course, she will also be coached by her lawyer as to how she will respond to the questions naman that will be asked by the senators. So again, no, isa yan, very critical para sa investigation ng Quadcom yan. Okay, thank you po. Okay. Sorry, sir, pero paano ba yung rules, kumbaga, yung sa Congress, for example, sa Senate and the House, pag meron silang invitation, kahit na sa inyo po yung custody, eh, pwede rin ba i-compel mo ng Senate ang House na, hindi, bigay nyo muna sa amin, or pwede matigasan, kumbaga, na, hindi, kami naman yung may contempt order, paano po ba yun, sir? Ayun na nga, actually hindi explicitly stated naman yan, ano? But again, dapat nga pag i-consulta because I personally cannot decide alone on this issue. I have to ask the approval of the members of the committee. Nang sa ganun, mayorya kami na papayag sa ganun. No? Pero again, sa aking point of view, ay hindi... Para sa akin, okay lang naman sa akin whether or not sumama siya sa committee hearing ng Senate or not. Sir, sorry. Clarify ko lang po. Meron na pong coordination ang Senate sa inyo, sa House, na ini-invite siya at meron na pong request para paharapin. Well, I was with the ComSec kanina. Wala naman akong natatanggap na coordinations or a letter or maybe a call na hinihingi nila ang presence ni Cassandra Leong. I guess ang kanilang bibigyang pansin bukas sa kanilang hearing ay yung kapatid ni Mayor Alice Gu, yung Sheila Gu, no, yung kasama ni Miss Cassandra Ong. Sir, aside dun sa sinasabi niyo na worried kayo na baka i-coach na, are you also thinking about na parang mas practical and also it saves time kung sa House na lang po haharap po si Cassandra Ong? Well, para sa amin, siyempre, mas magandang dito siya humarap. No? And I'm sure the members of the committee are now very eager to ask her questions in relation to her participation dito sa mga illegal pogo hubs na ni-rate. So, a lot of the members of the Quadcom have already been asking kung haharap ba o hindi. And because they have prepared or they have been preparing, no? To ask Cassandra O. All right. Okay na po. Sorry, last lang. Ay sige, ikaw muna. Go. Go na. Go ka.
Hindi, ano lang, kasi merong sinasabi si Attorney Topazo na sinabihan niya or pinayuhan nga niya itong si, sa, si Cassandra Ong na huwag magsasalita na pag ma-implicate lalo yung kanyang sarili. Paano po kung during the hearing, yun po yung paulit-ulit niyang, kumbaga i-invoke niya yung right to self-incrimination? Siguro ano, we will have to deal with it accordingly, no? Marami naman paraan, no, na, to actually compel her. We can avoid, no, asking questions that will incriminate her, kung that's the way she feels, no. Maybe she can do it via an executive session, or maybe we can ask other questions na hindi naman directly self-incriminatory sa kanya. So we will see. Sir? Hello? Yes. Sir, si Gab to ng inquirer. Sir, magiging Gab, factor yes, kaya Gab. Magiging factor kaya sir yung sinabi rin ni Attorney Topacio kanina na meron siyang pinakita mga pictures eh na parang magkatabi yata si First Lady saka si Cassandra Ong. I-check ba ng Quadcom yun, sir? Hindi ko pa nakikita yung picture, pero kung picture lang na magkatabi, I don't think it has ano, it has value, no? Kasi 'di ba, parang tayong mga politiko, kaming mga politiko, eh normal naman 'yung may mga ganyang litrato, no? Unless merong ebidensya o pruweba na directly linking me to the illegal activities of the person beside me in my in the photo, no? Sa tingin ko hindi naman material 'yun.